Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Araling Panlipunan. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Binabati ko ang lahat ng ating mga online tutor or online tutees na naka-tune in po sa ating pong official YouTube account, sa ating pong DepEd Edtech at sa ating pong DepEd tayo. Magandang hapon po. Ako si Tutor Edwin at ito ang ating Araling Panlipunan 10. Okay, again. Ako po si Tutor Edwin, kasama niyo po ako tuwing alas 3:40 ng hapon hanggang alas 4:20 ng hapon tuwing Huwebes sa ating ETUlay sa Araling Panlipunan 10, mga kontemporaryong isyo. Live po tayong napapanood sa ating pong DepEd EdTech Unit, official page, DepEd Philippines, DepEd tayo. At meron din tayong live session sa ating pong DepEd EdTech Unit YouTube account, saka sa ating pong DepEd TV. Okay, para sa ating ETUlay online tutorial session sa hapong ito, Araling Panlipunan 10 o ARPAN 10, Quarter 4, Week 2. Nasa Week 2 na po tayo ng ating pong tutorial session para sa ating Quarter 4. Bago tayo magsimula, binabati ko ang lahat ng ating mga online tuti at lahat ng mga audience natin sa ating live feed. Meron tayong audience si Ma'am Edna Akuram Cornelio watching. We have also Kim Yun Lumbukan. Good afternoon, watching from PECIT Butuan City. At meron din tayo si Ella Slito Kalima. Good afternoon po, watching from the watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. We have also Casey Malagion Labuguen. Magandang hapon po, watching from Banquero Integrated School,
Grade 10, Mercedes District. Reyna Mercedes District. Okay. So bago tayo magsimula, maaari bang ihanda natin ang mga sumusunod? Una ang ating self-learning module. Pagkatapos ang ating mga panulat, pwedeng gamitin natin ay ball pen o lapis at ang ating mga sulatang papel. Ang gagamitin nating module ay ang module sa ika-apat na markahan mula sa Division o Region 7 or Negros Oriental Region. Okay. O Division ng Negros Oriental. Ayun. Hashtag para sa session natin sa hapong ito, ang hashtag natin is hashtag proud Pinoy. Okay. Maari bang sa mga live audience natin, yung format ng pagbibigay natin ng atin pong names, saka yung mga online tutee po natin, pakisulat yung inyong name together with your school, saka yung inyong division or province, and then pakilagay din yung hashtag proud Pinoy. Okay. Binabati ko ang lahat ng ating mga online learners. We have also Dave Matthew Baltasar from Grade 10 Diligence watching from Porac National High School. We have also Jayan Lumanlan, tinag ni ano ni Dave si Jayan. We have also Heidi Angela Malit from Grade 10 Dependability Porac National High School. And we have also good afternoon watching from PECIT Butuan City. Binabati ko yung lahat ng mga taga Butuan City. Good afternoon po watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. And we have also Jayan from Porac National High School and Mary Grace Ruiz. Hello sa'yo, Mary Grace. Magandang hapon. Okay, noong nakaraang session ay nagkaroon tayo ng agreement na kung sino yung may maraming viewers saka yung tinatawag nating most interactive tutee ay i-award natin sa hapong ito or i-recognize natin sila. Okay. Yung most interactive tutee natin, actually, meron akong dalawang pinili, saka meron akong dalawang school, saka dalawang division na ni-recognize. Kasi sila yung may pinakamarami. First natin si Jamie De Vera Bornolia, most interactive tutee natin. I hope si Jamie ay nandito rin sa ating live feed. We have also Mark Platon. Si Mark yung pinaka-interactive natin. Hindi lamang last session, pero nung mga previous session pa natin from second quarter hanggang third quarter and until now sa fourth quarter. And most viewers natin, binabati ko yung lahat ng mga taga Porac National High School. Ayun, nakikita din natin sa live feed, maraming mga taga Porac National High School and Banquero Integrated School. We have also most viewers na division, we have from SDO Pampanga, kung saan nagagaling yung Porac National High School. And we have also SDO Isabela, no, kung saan located yung ating Banquero Integrated School. Okay. Para sa ating quarter 3, week 1, most essential learning competency natin. Okay, para sa ating most essential learning competency, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan. Ayun, pakiulit-ulit sa ating mga online learners, paki-type po natin sa ating live feed, hashtag proud Pinoy. Ayun. Okay, mga layunin natin sa hapong ito. Ano nga bang una nating layunin? Ang layunin natin sa hapong ito, unang layunin, na susuri ang lumalawak na pakahulugan ng pagkamamamayan. Ikalawa, nakagagawa ng paglalarawan ng mga katangian ng isang aktibong mamamayan. And na ipamamalas ang mga katangian ng isang mabuting mamamayan. Ayon sabi ni Shaolin, Kabarlok Carlos, hashtag proud Pinoy. Heidi Angela Malit, hashtag proud Pinoy. Kayo ba ay proud Pinoy? Of course, ako ay proud Pinoy, no? Kasi ang dami nating achievements this year. Even though may pandemic tayo, pero still nagko-continue yung ating pag-aaral. Okay. Ayun, sabi ni Cedric Huwiko Galora, Cedric Huwiko Galora, Grade 10 Diligence, watching from Porac National High School. Hashtag proud Pinoy. Okay, para sa ating unang gawain, subukin. Ayun, magtungo tayo sa ating unang gawain. Ang ating pong unang gawain ay modified true or false. Sabi ni Ella Solito Kalimag, hashtag proud Pinoy. Ano nga ba itong modified true or false?
Panuto, isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng pangungusap. Kung ito ay mali, itama ang salitang may salungguhit upang maiwasto ang nilalaman ng pahayag. Ulitin ko yung ating unang pagsasanay ay modified true or false. I hope na experience niyo yung assessment na ito, no, yung tinatawag nating modified true or false. Kapag ang sagot ay tama, isulat niyo o ilagay niyo sa ating live feed ang salitang tama at isulat naman ang mali at lagyan ito ng kaukulang tamang kasagutan. Okay, so magsimula na tayo. Para sa unang bilang. Okay, para sa unang bilang, patuloy ang paglawak ng konsepto ng pagka-Pilipino sa kasalukuyan. Okay, yung ating underlined word ay pagka-Pilipino. Ayun, live tayo. We have Angelica Rogacion, hashtag proud Pinoy. Sabi naman ni Trisha May Timpog, Belitin Diligence, watching from Porac National High School. Binabati ko yung ating mga taga Porac National High School, yung ating most viewers, at saka yung taga Reyna Mercedes District Banquero Integrated School. Okay, division ng Pampanga at saka division ng Isabela. Okay, sabi ni Ebisate, Eliam Serenity Nieves, good afternoon po, Eliam Serenity and Ebisate, Grade 10 Hope, watching from Kapayapaan Integrated School. Ayan, binabati ko lahat yung mga taga Kapayapaan Integrated School. Okay, ito ba ay tama o ito ba ay mali? Ano nga yun? Patuloy ang paglawak ng konsepto ng pagka-Pilipino sa kasalukuyan. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Okay, para sa ating mga live learners natin, online learners natin, ano kayong kasagutan natin? Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Kung ito ay mali, ano kaya yung tamang kasagutan? No, ano kaya yung word ng pagka-Pilipino? Instead of pagka-Pilipino, ano kaya yung kasagutan kung ito ay mali? At kung ito naman ay tama, of course, tama yung ating pangungusap. Okay, sabi ni Kim yung Lumbukan, it's T. Baka ito ay tama, no? T for tama. Okay, ang tama kasagutan ay mali. Ayun, sabi ni Angelica Rogacion, it's T. Okay, ang tamang kasagutan based doon sa tinalakay natin nung nakaraang tagpo, it's pagkamamamayan or citizenship. Okay, so mali po yung kasagutan for number one. Okay lang yun, nagsisimula pa lang tayo. Let us go with number two. Number two, o ikalawang bilang. Ang pagkamamamayan ay isang individual, nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutiang panlahat. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Ayun. Para malaman ko po kung anong bilang na po kayo, pakilagyan po ito ng number. Example, number 2. Then, lagyan nyo ng tama. At saka, kung ito man ay mali, pwede kayo maglagay ng tamang kasagutan. Ayun, sabi ni Ariel De Los Santos, it's tama. Sabi ni Alaysa Alvarado, Great Intelligence from Porac National High School. J.N. Lumanlan, tama. Good afternoon po. Sabi ni Margie Cayao, Bonds, magandang hapon sa iyo, Margie. At saka sabi ni Heidi, it's number 2, tama. Sabi ni Caroline, tama. Sabi ni Ariel, it's tama. Okay, ang tamang kasagutan ay, yes, that is tama. Ang tamang kasagutan ay tama for number 2. Okay, let us now proceed with number 3 or ikatlong bilang. Ayun, sabi ni Angel, Angel Rodriguez, 10 Diligence, Great Intelligence from Porac National High School. Ayun, binabati ko yung mga taga Porac National High School. Marami tayong viewers from Porac National High School, Division of Pampanga. Okay, so meron tayong for number 3, bilang number 3. Bilang bahagi ng isang komunidad na may mga karapatan at tungkuling dapat gampanan, inaasahan na siya ay magiging aktibong kalahok sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng lipunan at sa mas malawak na layunin ng pagpapabuti sa kagaya nito. Again, ulitin ko, ating highlighted word ay komunidad. Bilang bahagi ng isang komunidad na may mga karapatan at tungkuling dapat gampanan, inaasahan na siya o yung mamamayan ay magiging aktibong kalahok sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng lipunan at sa mas malawak na layunin ng pagpapabuti kagaya nito. Okay, ito ba ay tama o ito ba ay mali?
Ayun, sabi ni Angel Rodriguez, number 2, tama. Ayun, Angel, very good. That's number 2. That's tama for number 2. Ayun, sabi ni Ariel, tama daw. Okay, bilang bahagi ng isang komunidad. Okay. At ang tamang kasagutan ay, it's mali. Yung nasa module natin, yung word is lipunan. No, bilang bahagi ng lipunan. Okay, sabi ni Cynthia, it's tama. Ang tamang word is lipunan. No, kung titingnan natin, medyo walang fault doon sa sentence, pero yung tamang term is lipunan sa ating society. Okay, for number 4, ika-apat na bilang. Iginigiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan. For number 4 o ika-apat na bilang, iginigiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Tama o mali? Iginigiit ng isang mamamayan ang kanyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan. Ayon, para sa mga online learners natin, for number 4, sabi ni Ariel, it's tama. Ang tamang kasagutan ay tama. Okay, so tama yung ating number 4 na item. Okay, so dapat ginigiit talaga natin, no, bilang isang mamamayan ng isang bansa, dapat ay alam natin ang ating mga karapatan or mga rights. Okay, ikalimang bilang. Batay sa legal na pananaw ng pagkamamamayan, maari nating matukoy ang mga katangian ng isang aktibong mamamayan. Okay, batay daw sa legal na pananaw ng pagkamamamayan, maari nating matukoy ang mga katangian ng isang aktibong mamamayan. Ayun, tinalakay natin ng nakaraang tapo yung tinatawag nating legal na pananaw. Sa hapong ito ay tatalakay natin ang, ano yung first natin kanina na inilagay ko sa ating ano sa ating title para sa quarter 4, lumawak na pananaw for number quarter 4 week 2. Okay, ito ba ay tama o ito ba ay mali for number 5? Ayun, sabi ni Teacher Herbert, it's mali. Dahil ang tamang kasagutan, ayun, ang tamang kasagutan ay lumawak na pananaw. Okay, sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang ikalawang uri ng pananaw tungkol sa pagkamamamayan. Nung nakaraang tagpo, pinag-usapan natin ang legal na pananaw, no? Kasi yung tinatawag nating legal, ito ay nakabase sa mga batas, no, na nakalagay sa ating saligang batas. O sa yung tinalakay natin, it's Article 4 or citizenship pagkamamamayan. Pero sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang lumawak na pananaw. Ano nga ba yung lumawak na pananaw? Ayun, sabi nila mali. Sabi ni Caroline Alejado, it's mali. Sabi ni Sander Talimin, for number 4, it's tama. Sabi ni G. Limon, good afternoon, hello sa'yo, G. Sabi ni Teacher Herbert, it's mali. Sabi ni Caroline Alejado, it's mali for number 5. Okay. Balikan naman natin ano yung tinalakay natin ng nakaraang tagpo pala. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng Filipino Citizenship Concept Map. Basahin ko yung panuto. Isulat ang mga hinihinging impormasyon sa kasunod na concept map batay sa paksang natalakay na. Isulat ang mga sagot sa iyong kwaderno. Ulitin ko, isulat ang hinihinging impormasyon sa kasunod na concept map batay sa paksang natalakay na. Isulat ang mga sagot sa iyong kwaderno. Okay, concept map natin sa hapong ito. Pagiging mamamayan, yung nasa aking left, sa gitna is mamamayang Pilipino, at sa aking right is dahilan ng pagkawala ng pagkamamamayan. Tinalakay natin ito nung nakaraang tagpo at ito rin ay tinalakay natin nung nakaraang tagpo. Okay, yung focus concept natin is mamamayang Pilipino. Pero tingnan muna natin yung pamprosesong tanong. Okay. So paki-open niyo yung mga self-learning module para maging gabay tayo sa pagsagot ng ating self-learning module. Okay, para sa unang katanungan, ano-ano ang mga batayan ng pagiging isang mamamayang Pilipino batay doon sa tinalakay natin ng week 1? Okay. So ang pagiging mamamayan ay nakasulat sa ating saligang batas, it's saligang batas, sa Artikulo 4, Section 1 to 5, pagkamamamayan o citizenship. Okay, buksan natin yung inyong self-learning module at sagutan natin yung number 1 pamprosesong tanong. Ano-ano ang mga batayan ng pagiging isang mamamayang Pilipino? Ang pagiging mamamayang Pilipino ay nakasulat sa ating saligang batas, no? Sa Article 4 or Artikulo 4,
Section 1 to 5, pagkamamamayan or citizenship. Tsaka sinusunod din natin yung tinatawag na Diyos Sanguinis. Yung prinsipyong Diyos Sanguinis na kapag ang isa sa mga magulang ay Pilipino, ang magiging anak nila ay Pilipino rin. No? It's either the mother or the father or both parents are Filipino. So, maaari nating makonsider as Filipino yung isang bata o yung kanilang mga anak. Samantalang sa Amerika, yung tinatawag nating Diyos Soli, nakabatay ang citizenship ng isang tao sa kanyang lupang sinilangan. Okay, hindi sa kanyang parents. Okay, for number two, ano-ano ang mga dahilan para mawala ang pagkamamamayan ng isang individual? What are the reasons, no, na posibleng mawala yung pagkamamamayan ng isang individual? Kung siya ay isa sa ilalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa, no, nag-apply siya ng naturalization sa ibang bansa. And panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. At nawala na ang visa ng kanyang naturalisasyon. So nag-expire na yung kanyang application o yung kanyang pagiging isang citizen ng isang country in a form of naturalization. Okay, sabi ni John Michael Milianis, good afternoon po, watching from Camptino National High School, Cabanatuan City. Binabati ko lahat yung mga online learners natin, teachers, parents from Cabanatuan City. Okay, number three, gaano kahalaga ang isang mamamayan sa lipunang Pilipino? Gaano nga ba kahalaga yung mamamayan sa lipunang Pilipino? Ang mga mamamayan ang bumubuo sa isang bansa. Isa ito sa mahalagang elemento ng isang estado, no, yung mga citizen. Ang mga mamamayan ang susi sa pag-unlad ng isang bansa. Kasi kung walang mga Pilipino, of course, walang magpapatakbo sa gobyerno, walang maglilinang ng ating mga likas na yaman. So, hindi unlad yung isang bansa. Ayun, sabi ni Kimberly Gombi, good afternoon, watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. Okay, para sa next nating gawain, punta natin ang tuklasin. Okay, yung titingnan natin, ang ating activity ay tatawagin nating larawan suri. Meron akong mga ipapakitang mga larawan at ang gagawin lamang ninyo ay susuriin kung ano ang mga konseptong nakapaloob sa mga larawang ito. Okay, magsimula tayo para sa unang larawan. Ano ba ang konseptong ipinapakita sa unang larawan? Mga online learners natin, meron tayong road close, do not enter, merong track road, saka meron tayong arrow down, no? This one is parang prohibited, no? Okay, we have no through truck traffic, then keep right. Ano kaya ito? Okay, for our second picture or ikalawang larawan. Ayun, nakikita natin parang nasa lansangan. At this one, ito, this is familiar kung meron tayong face-to-face, no? Lalo na kapag nagtatanong yung teacher. Okay, we have also this one, annual income tax return. Okay, maaaring ito ay pagbabayad ng buwis. Ayun, sabi ni Kim Esperon Ortiz, good afternoon po, watching from Camptino National High School. Magandang hapon din sa iyo, Kim. We have also this one, no, picture ng mga o larawan ng mga larawan ng isang masayang pamilya. Okay. Pamprosesong tanong, ano-ano ang ipinakikita ng larawan? Okay, sa first picture natin, second, third, fourth, and fifth. Okay, ano kaya yung pinapakitang konsepto nito? This one is pagsunod sa batas trapiko. No, o mga batas trapiko. This one is pagsunod sa ating mga batas, lalo yung mga batas na nakaukol or may kinalaman sa ating public, sa mga public places, no, o mga pampublikong mga lugar. And this one, pag-aaral ng mabuti o edukasyon. This one is tamang pagbabayad ng buwis. And this one is pagpapahalaga sa pamilya. Okay. Pamprosesong tanong, number two, bilang isang mag-aaral at mamamayang Pilipino, ginagawa mo ba ang mga ito? Yung lahat ng binanggit kanina, ito ba ay ginagawa natin? Of course, no? I believe na ginagawa ito ng ating mga online learners, no? Yung pagsunod sa batas trapiko, pagmamahal sa mga magulang, at pag-aaral ng mabuti. Okay. Sa paanong paraan mo ipinapakita ang iyong pagiging isang mabuting mamamayang Pilipino? Pwedeng yung kasagutan ninyo doon sa inyong self-learning module is pag-aaral ng mabuti, no? Pagsunod sa mga utos ng magulang, of course,
pagsunod sa mga batas trapiko at tamang pagtatapon ng basura. Sir, ito yung mga usual na ginagawa natin, no? Hindi natin nalalaman at hindi natin naiisip na ito pala ay mga pamamaraan, ito pala ay mga actions natin na although maliliit lang siya, pero meron siyang malaking epekto, no? Malaking epekto sa bilang isang mabuting mamamayan ng ating bansa. Okay, para naman sa ating suriin. Okay, yung tatalakayin natin ay may kinalaman sa lumawak na pananaw ng pagkamamamayan. Ayun. Lumawak na pananaw ng pagkamamamayan. Okay. Hindi lamang bilang isang katayuan sa lipunan na isinasaad ng Estado, bagkos may tuturing ito bilang pagbubuklod sa mga tao para sa ikabubuti ng kanilang lipunan. Kung noong nakarang session, pinag-usapan natin ang legal na pananaw na may kinalaman sa mga batas ukol sa pagiging isang mamamayan ng isang bansa, ang lumawak na pananaw ng pagkamamamayan ay tumutukoy sa kung saan ang iyong pagiging responsibilidad o tungkulin bilang isang mamamayan ng ating bansa. So pagiging citizen, hindi lamang siya nakasaad sa batas, pero ito ay nakasaad sa kung ano yung iyong tungkulin at responsibilidad bilang isang mamamayan. Ang pagkamamamayan ng isang individual ay nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat. So kapag pinag-usapan natin yung pagiging citizen, ito ay nakabatay sa pagtugon mo, no, sa iyong tungkulin sa lipunan at paggamit ng iyong karapatan para sa kabutihan hindi lamang sa iyong sarili, pero para sa kabutihan natin lahat. Okay. Inaasahan ng isang mamamayan na ginagampanan ng kanyang karapatan at tungkulin ay magiging aktibong kalahok sa pagtugon sa mga isyong may kinakaharap ng lipunan sa mas malawak na layunin ng pagpapabuti sa kalagayang ito. So kapag pinag-usapan natin na kung meron kang isang karapatan o tungkulin, no, iyo ding responsibilidad ang pagiging aktibong kalahok sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap natin. So kung meron mga isyong dumarating, dapat tayo ay aktibong nakikilahok, no? Aktibo in a way, na in a positive way, no, na tayo ay pwede tayong magbigay o magbigay ng mga suggestion, magbigay tayo ng mga rekomendasyon na maaring makatulong sa ating gobyerno at makatulong sa ating lipunan. Okay. So kayo ba ay aktibo sa ating lipunan? Paki-type sa ating live feed. Yes, ako po ay aktibong mamamayan. Para maraman ni sir kung tayo pa ba ay nandito sa ating live feed. Kayo ba ay aktibo sa ating lipunan? Ang ating mga online learners ay aktibong nakikilahok sa ating mga gawaing panlipunan. Paki-type yung yes, ako po ay aktibong mamamayan. Ayun. Okay, type po. Yes, ako po ay aktibong mamamayan. Ayun. Ang mamamayan ngayon ay hindi tagasunod lamang, no? Hindi lamang sa tagasunod sa pinag-uutos ng pamahalaan. Siya ay nakikipagdayalogo rito upang bumuo ng isang kolektibong pananaw at tugon sa mga hamong kinakaharap ng lipunan. So, yung isang mamamayan o yung isang citizen, hindi lamang sa tagasunod sa mga batas, bagkos siya ay nakikipagdayalogo, no? Nakikipagdayalog siya, nagbibigay siya ng recommendation or suggestion or criticism, no, sa government. Kasi hindi naman ma-improve yung isang proyekto o program kapag walang taong nakikipagdialogo or kini-criticize, no? Hindi natin, kapag sinasabi natin criticize, so hindi, it's not negative, no? Sometimes, yun yung tinatawag nating constructive criticism, no? Dapat nating malaman na hindi lahat ng criticism ay negative. Merong mga constructive criticism na pwede nating state in a positive way na pwedeng makatulong sa pag-unlad ng programa, no? Kasi tayo yung nagiging recipient ng programa. So very important na alam din natin kung ano yung tinatanggap nating mga program, no? Ayun, sabi ni Leia Olistrissimo Lianto, yes, ako po ay isang aktibong mamamayan. Binabati kita, Leia, sa pagiging isang aktibong mamamayan. Sabi naman ni Marivic AR Ortiz, yes, ako po ay aktibong mamamayan. Binabati din kita, Marivic, bilang isang aktibong mamamayan. Bilang isang aktibong mamamayan, dapat ay nakikilahok tayo sa mga gawaing pampolitikal ng ating bansa. Isa na rito yung paglahok sa eleksyon, no? Kasi meron tayong gaganaping eleksyon next year, 2022. So inaanyayaan ang lahat ng ating mga kabataan, edad 18 pataas, no, na magrehistro sa ating commission on election, no, para sa ating gaganaping eleksyon sa next year, no, 2022 na eleksyon. Ayun.
Ayon kay Yeban, ang isang responsableng mamamayan ay inaasahang una, maging makabayan. No? Kapag sinasabi nating maging makabayan, ibig sabihin nito ay unahin natin yung sariling atin o tangkilikin natin yung ating sariling mga produkto o mga gawang Pilipinong produkto. May pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pantao, may pagpupunyagi sa mga bayani, gagap ang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan, may disiplina sa sarili at may critical at malikhaing pag-iisip. Ayon naman kay Attorney Alex Lacson, meron tayong 12 gawaing makakatulong sa ating bansa. Ito yung mga gawain na pwede nating gawin upang makatulong sa ating bansa. 12 ayon kay Attorney Alex Lacson. Ano kaya yung 12 ito? Una, sumunod sa mga batas trapiko. Ikalawa, laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili. So very important yun na hingi tayo ng mga resibo sa binibili natin para malaman din natin kung ano yung mga binabayaran natin. No? Kasi sa resibo, nakalagay din yung tinatawag nating value added tax. No, nakikita natin sa ating resibo kung saan pumupunta yung ating at ilang porsyento yung pumupunta sa ating gobyerno kapag bumibili tayo ng mga produkto. Number 3, huwag bumili ng mga bagay na smuggled, bilhin ang mga lokal na produkto, bilhin ang gawang Pilipino. No? Ayon, tangkilikin ang sariling atin. Ayon, positibong magpahayag ng tungkol sa atin gayon din sa sariling bansa. Positive yung pag-express ng ating sarili tsaka yung tungkol din sa ating bansa. At number 5, igalang ang nagpapatupad ng batas, trapiko, polis at iba pang lingkod bayan. So igalang natin sila. Ayon, sabi ni May Clarice Gasmin, good afternoon po, watching from Campino National High School. Binabati ko lahat ng mga online learners natin at teachers and parents from Campino National High School. Okay, bago tayo mag-proceed, hashtag pa-heart react naman dyan. Pwedeng paki-heart react naman, pwede tayong mag-heart react sa ating live feed. Mga online learners natin, saka mga online viewers, pa-heart react naman. Kahit anong kulay ng heart natin, pwedeng purple, pwedeng red, pwedeng green, pwedeng yellow, saka pwede ring blue or sky blue. Okay, number 6, itapon ng wasto ang basura, ihiwalay, ireseklo o pangalagaan. Okay, suportahan ang inyong simbahan, of course, no? Maging active din tayo, hindi lamang sa social, political, pero sa mga religious or spiritual activities din. Kasi nakatulong din yun sa ating pag-unlad. Number 8, tapusin ng may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon. Ayun, yung ating katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon, no, lalo na kapag bumuboto tayo, yung sinabi ko kanina, mag-register, tsaka bumuto ng maayos. Choice, no? A proper choice of our candidate, yung magiging leader natin. Ayun, sabi ni, ayun, nagpa-heart react na si Maribic Ahar Ortiz. Maraming salamat sa iyo, Maribic. Maglingkod ng maayos sa pinapasukan. Ano ibig sabihin ng maglingkod ng maayos sa pinapasukan? Lalo na yung kapag kayo ay magiging professional na o magiging entrepreneur o magiging businessman o employee ng isang kumpanya, maglingkod ng maayos. No? Isa na dito yung hindi pagiging late, isa na dito yung hindi laging absent, tsaka on time nagpapasa ng report, on time na gumagawa ng ating mga trabaho. Number 10, magbayad ng buwis. Of course, no, magbayad ng maayos ng ating buwis kasi nakatulong yan sa ating pamahalaan. Number 11, tulungan ang isang scholar o isang batang mahirap. No? Kung meron tayong chance, pwede tayong tumulong at magkumuha tayo ng scholar sa mga batang hindi nakakapag-aral o yung mga batang hirap sa pag-aaral. Okay, sa school namin, tinatawag namin itong Adapt a Child Program. Okay, maging mabuting magulang, turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak. No? Maging mabuting magulang tayo sa katuruan natin ng pagmamahal yung ating mga anak sa ating sariling bayan. No? Okay. Okay, isang malaking like naman sa ating talakayan, no? Pwede tayong mag-heart o mag-send ng ating likes, no, para sa ating tinalakay sa hapong ito. And I believe na kayo ay responsableng mamamayan hindi lamang sa inyong komunidad pero para sa buong bansa. Okay, pagyamanin para sa ating pagyamanin na activity o pagsasanay. Para sa ito ay tatawagin nating ito ay activity na gagamit tayo ng Venn diagram.
Lagyan ng angkop ng impormasyon ang Venn diagram na naghahambing sa traditional at lumalawak na pakahulugan sa pagkamamamayan. Ilagay sa dalawang bilog ang mga natatanging katangian ng dalawang pananaw ng pagkamamamayan. Ilagay naman sa gitnang bahagi ang mga pagkakatulad ng dalawang pananaw ng pagkamamamayan. Kopyahin at gawin ang Venn diagram sa iyong kwaderno. Ayun, paki-open niyo inyong pahina 5 to 7 para sa ating activity. Okay, so ito yung ating Venn diagram, dalawang intersecting circles, no, para sa left natin is legal na pananaw, para sa ating right is lumawak na pananaw, at sa gitna ay ilagay natin yung pagkakatulad. Ayun. Okay, of course, ginawan ko ito ng meron tayong pamprosesong tanong. Tsaka yung ating pamprosesong tanong, yun din yung ilalagay natin sa ating Venn diagram. So, nilagyan ko rin ng mga kaukulang mga answers para maging gabay din sa inyo. Okay, number one natin na question or first item. Ano ang pagkakaiba ng legal na pananaw ng pagkamamamayan sa lumawak na pananaw nito? So, kapag pinag-usapan natin yung legal na pananaw, ito ay nakabase sa batas, samantalang ang lumawak na pananaw ay ang iyong tungkulin at responsibilidad bilang isang individual. In-explain, no, sa ating legal na pananaw, in-explain ko nung last na yung legal na pananaw ay nakabase sa ating batas o sa ligang batas. Samantalang ang lumawak na pananaw, ang prinsipyong pinagtutuunan nito is ang tungkulin at responsibilidad mo bilang isang individual. Hindi lamang nakasulat sa batas, pero yung iyong dapat gawin at dapat i-exercise. Okay, for number two, ano naman ang pagkakatulad ng legal at lumawak na pananaw ng pagkamamamayan? Ayon, pareho silang nakatuon ang prinsipyo sa pagiging isang mamamayan ng isang bansa. So, pareho silang prinsipyo o pareho silang pananaw na nakatuon ang konsepto nito sa pagiging mamamayan ng isang bansa o citizenship. Yung legal is based on our law, samantalang yung ating lumawak na pananaw is based on the principle, yung pagiging isang mabuti na isang individual o isang mabuting citizen o mamamayan ng isang bansa. Okay, for number three, gaano kahalaga ang papel ng mamamayan sa ating lipunan? Ano nga ba yung kahalagahan ng mga mamamayan sa isang lipunan? Ang mamamayan ang bumubuo sa isang lipunan, no? Ito ang dahilan kung mayroong isang lipunan. Ang mga mamamayan ang nagiging dahilan kung bakit nagiging progresibo ang isang lipunan, no? Yung mga tao sa lipunan, yung mga mamamayan, sila yung nagiging dahilan kung bakit nagpa-progress o nagiging dynamic yung pag-unlad ng ating lipunan o society. Yan sabi ni Jamaica Guzman and Angloan, good afternoon po, watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. Magandang hapon din sa iyo, Jamaica. Okay, para sa last nating activity, isa-isip. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Okay, ang natutunan ko sa araling ito ay, okay, pwedeng pakisulat sa ating mga online learners. Ano nga ba yung natutunan natin sa hapong ito? Nung nakaraang tagpo ay pinag-usapan natin ang legal na pananaw. Samantalang sa hapong ito ay pinag-usapan natin ang lumawak na pananaw. Ano nga ba yung lumawak na pananaw? Ayun, lumawak na pananaw. Anong pagkakaiba niya sa legal? Ang legal is based on our law, samantalang yung ating lumawak na pananaw is based doon sa prinsipyo na bilang isang mamamayan, dapat ikaw ay may tungkulin, may responsibilidad, at may karapatan bilang isang mamamayan ng isang lipunan o ng isang bansa. Okay. Ayun, sinagutan ko na rin para hindi na kayo masyadong mahirapan. You can also add, no? Pwede rin kayo mag-add sa aking kasagutan. Natutunan ko na ang pagiging isang mamamayan ay hindi lamang nakabase sa kung ano ang nakasulat sa batas. Of course, no, yung pagiging isang mamamayan ng isang bansa ay hindi lamang nakabase sa ating batas. Ang pagiging mabuting mamamayan ay ang pagiging responsableng individual sa isang bansa. So kapag ikaw ay isang responsableng mamamayan, hindi lamang siya nakabase sa ating batas, no? Ito ay pagiging responsableng individual sa ating bansa. And I hope kayo ay mga responsableng mga mamamayan. Okay, so dyan nagtatapos ang ating tutorial session sa hapong ito. Maraming salamat.
po sa ating lahat, lahat ng ating mga online learners, teachers, and parents na nag-participate. Para sa anumang komento, question, mag-email sa ating edtech@deped.gov.ph. Ayun, sabi ni Teacher Herbert, ito ay ang responsibilidad at pananagutan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Tama po kayo, Teacher Herbert. No, yung pagiging yung malawak na pananaw ay tumutukoy sa responsibilidad at pananagutan natin bilang isang mamamayang Pilipino. No? Kalakip ng ating karapatan, kalakip ng ating pagiging isang citizen ng ating bansa ay ang ating responsibilidad at ang ating pananagutan, no, bilang isang Pilipino. Ayun. No, abangan natin sa susunod nating abangan ang senior high school tutor natin si DRR at sa DRR si Tutor Eric. At sa anumang mga katanungan, maaari rin kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Meron tayong Wakelet account, no? Pwede ninyong i-search ito. We have wakelet.com/@edwinfuego293 at meron din tayong YouTube account sa YouTube official YouTube account natin, no? Yung akin pong YouTube channel, we have also LinkedIn, we have also Facebook, na pag-search niyo ako sa aking Facebook account. Meron akong dalawang accounts na ginagamit. We have also Instagram, we have also sa Twitter. And kung meron kayong katanungan, you can also email me sa aking official Gmail account, edwin.fuego@depe.gov.ph or edwinfuego@gmail.com. And sa ating pong Outlook, Microsoft Outlook account, we have also edwin.fuego@caraga.deped.gov.ph. Ayun, ito po si Tutor Edwin. Laging tandaan, hashtag laging handa, hashtag laging ligtas, hashtag laging RPAN10. At dito nagtatapos ang ating tutorial session para sa week 2, quarter 4, lumawak na pananaw ng pagiging o pagkamamamayan or citizenship. Magandang hapon, madyaw nga hapon ka natong tanan, and goodbye. Thank you for listening. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!